Baguhin mo ang aming buhay. Narito kami. Kami iyong iyo, Panginoon. Sa'yo namin ibinabalik ang pinakamataas na paburi, Panginoon. Hallelujah. Yes, Jesus. Lord, kami ay narito ngayon para purihin at sambahin ka. Lord, dun sa mga nakaraan, Panginoon, na aming pag-aaral, napakadaming realization, napakadaming pagtuturo, correction, Panginoon, napakadami, Panginoon, na paalala sa bawat isa. Nandito kami, Panginoon, dahil binigyan mo kami ng desire, Panginoon. At dun pa lang, Lord, nagpapasalamat kami, Panginoon. Lord, patuloy mong pag-alabin ang puso namin. Habang umaawit kami, Panginoon, ipaalala mo, Lord, ang mga bagay na gusto mong ipagawa sa amin, Panginoon, ang mga bagay, Panginoon, na nahihirapan kami, bitawan, Panginoon, na nag-hold back sa amin, Panginoon, para masunod ka, Jesus Christ. Lord, we want to feel your presence, Panginoon. Kagaya po ng aawitin namin, Panginoon, ngayong gabing ito, siyasatin mo ang aming puso. Tingnan mo, Panginoon, ang nilalaman ng aming puso. Yung mga kapatid namin kasama namin sa online, Lord, lingapin mo ang bawat isa. Panginoon, patuloy mo kaming samahan sa pag-aawitang ito, sa gawaing ito, Panginoon. Puso ko iyong sinisiyasat, Panginoon. Hallelujah. Puso ko iyong namnamin mo yung sinasabi ng awit. Isipin mo, kakausap mo ang Panginoon ngayon. Puso ko iyong sinisi. Sabihin natin sa pang... Ang lahat ng aking ginawa.
salamat sa iyo, Panginoon. Balik ang pinakamataas na papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa atin hong pagkakatayo, ang mga nasa tahanan ay makipagbukas po kayo sa teksto na atin hong pagbabatayan. Sa aklat po ng Mateo chapter 4, 18 hanggang 20. Hindi ko matandaan kung 18 hanggang 22 ang nakalagay sa aking slides. Okay. Sa aklat ng Mateo, chapter 4, verses 18 hanggang 20, ito po ang sinasabi. Verse 18, sa paglalakad ni Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea, nakita niya ang dalawang mangingisda. Si Simon na tinatawag na Pedro at ang kapatid niyang si Andres. Sila'y naghahagis ng lambat. Verse 19 at 20, sabay-sabay po tayo. Sinabi niya sa kanila, sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mamamalakaya ng mga tao. Noon di iniwan nila ang kanilang mga lambat at sumunod kay Jesus. Pinagpala ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mga salita. Father God, sa gabi pong ito, nais po namin na maparangalan ng iyo pong pangalan sa pamamagitan ng pag-aaral ng iyong mga salita. Samahan mo kami, turuan mo kami, O Diyos, sa mga bagay na nais mong ituro sa mga oras pong ito. Sa pangalan ni Kristo Jesus, Amen. Kakaupo na po ang kapulungan, ang mga kapatiran na nasa online, mahigit pong sampo kanina ang naka-tune in or naka-online. At mga kapatid, ito pong first night ng ating Nights of Fire hanggang Saturday, maging daan ito ng patuluyan sa bawat isa po sa atin, yung burden na ipinapapasan sa bawat isa sa atin, lalo't higit may kinalaman sa pag-e-ebanghelyo. Kanina nga po, meron kaming kaunting maigsing kwentuhan ng Mami Carol. Ano ang iyong observation? Meron tayong mga nakaraan na 21 days of prayer and fasting. Iba ang pakiramdam, iba ang naoobserbahan. At I do believe na hindi lamang ang Mami Carol ang observation ay kakaiba kaysa nung dati. Baka sakali, nung mga nakaraan, kasi may programa, sige gawin yung programa. Ngayon, sa tulong, sa biyaya ng atin hong Panginoon, sa 21 days or yung 18 nights po natin, I do believe na isa-isang kinakausap po tayo ng Panginoon doon sa napapanahon at dapat na gawin ng bawat isa sa atin bilang mga mananampalataya. At nawa po, itong tatlong gabing ito, mas makita po natin yung gusto ng Diyos na ipagawa sa bawat isa po sa atin. Ang atin hong Panginoong Jesus, ang Galilea, ito po ay isang rehiyong marami ang populasyon na may dose-dose ng umuunlad na mga nayon. Sa pamamagitan po nito ay nagpapatakbo ng mga abalang ruta ng kalakalan. That time, doon sa Sea of Galilee, ang sabi nga po, ang rehiyong iyon, marami po ang populasyon. Ang Panginoong Jesus nakita po sa pamamagitan ng pagtitipon ng isang maliit na grupo ng mga tagasunod, tinawag po niya ang dalawang pangkat ng magkakapatid. Sina Simon Pedro at Andres, sina Santiago at Juan, upang sumama sa kanya bilang kanyang mga alagad. Ang atin hong Panginoong Jesus, naisip niya
ang simbolismo ng dagat sa Galilea. Ito ay isang malaki, magandang lawa na pinaliligiran ng mga nayon na matatagpuan sa guwang ng mga burol. Ngunit nakita ni Jesus ang higit pa sa asul na tubig at mga bangkang umuurong. Ang sabi pa po ng isang article, sa kanyang maunawaing isipan na ang lawa ay kumakatawan sa mundo. Ang lawa ay kumakatawan sa mundo habang pinagmamasdan ang mga bangkang lumulutang sa tubig, naisip niya ang mga lokal na simbahan na kanyang itatayo sa mundo. Habang nakikita niya ang mangingisda, naisip niya ang kanyang mga tagasunod, ang mga lambat ay kumakatawan sa kanyang pag-eebanghelyo na panawagan na nag-aangkin ng mga kaluluwa para sa buhay na walang hanggan. Pagdating sa ilang mangingisda noong araw na iyon, inilabas ni Jesus ang unang paanyaya sa bagong tipan. Sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mga mangingisda, mamamalakaya ng mga tao. Ang atin pong tema ng pag-aaral ay may pamagat na panawagan sa mga hinirang. Panawagan sa mga hinirang. Kung tayo po ay tinawag ng Diyos mula sa kadiliman tungo sa kaliwanagan, Matthew chapter 28, 19 and 20, ang sabi po doon, humayo kayo, gawin ninyo silang mga alagad ko, bautismuan ninyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, at mag-aral ng kanyang mga salita. Mga kapatid, ang panawagan ng Diyos sa pag-e-ebanghelyo ay ang mga mananampalataya. Ang panawagan ng Diyos sa mga hinirang, ang mga dapat nating gawin, ang ilan po dito, ibahagi ang ebanghelyo. Kung itinuturing mo na ikaw ay tinawag ng Diyos, kung itinuturing mo na ang iyong sarili na hinirang ay tinatawag ng Diyos sa isang panawagan ng pag-e-ebanghelyo, bakit hindi mo i-consider ang iyong sarili na makapagbahagi ng ebanghelyo? Marami pong mga tao ang siyang nangangailangan ng ebanghelyo. Kanina pong hapon, meron pong isang kapatiran na nasa Bulacan. Hingin ko po ang pahintulot ng Ate Lovely. Hindi naman siya makaka-react. Naka-online po siya ngayon. Nag-PM po siya sa akin, Pastor, pwede po bang pakisama sa panalangin ang mother ng doktora ng kanila pong anak. Si Sandre po, yung kanya pong check-up, alam po natin yung kanyang naging kalagayan, nagsisisure po siya, but for 8 months or higit pa, napansin po ng doktora na wala na pong seizure yung bata at ang ganda ng development na nangyayari po dun sa bata. At naikwento po ni Ate Lovely na nagpapasalamat po siya sa Panginoon dahil po doon sa pagkilos ng Diyos sa bata. Ipapasalamat ang Ate Lovely at kanya pong ibinabahagi kay Doktora Pascual yung kanyang naranasan ng bata at kung paano po pinasalamatan ng pamilyang ito, nila Ate Lovely, ang Diyos na kumikilos sa kanila pong anak. At kanina, yung PM po sa akin ni Ate Lovely, Pastor, pwede daw po bang pakisama sa prayer ang mother ng doktor ni Sandre? Dahil after ng meron pong sakit, ang request, isama sa prayer. Sige po,
kung okay lang po sa kanila, pakisend yung name ng FB account ko, tapos gawa tayo ng GC para sa ating group na yon. At through online, pwede po tayong mag-pray para sa kanila, ministeryo. At hindi po natin alam, meron pong naikwento si ang isa sa council, ang Pastor Ray Maningas, through online ay nagkaroon po sila ng daughter church, yung isang church. Through online, nagkaroon po ng daughter church. Hindi po natin alam kung ano ang galaw ng Diyos. At sa pamamagitan ng 21 days of prayer and fasting, hindi natin alam kung ano yung isisilid ng God sa atin sa liderato ng IRM Balibago, kung ano ang mga kaparaanan at mga dapat nating gawin para sa isang pagmimisyon. Ang Ma'am Sheila, ini-encourage. Eh siyempre, nasa prayer pa rin, nasa pagdidilig pa rin ng pananalangin. Hindi natin alam yung lugar na yon, kila Ate Lovely, baka loobin ng God. Kung loloobin ng God, pwedeng ganun yung magiging setup. Isang beses sa isang buwan, pupunta tayo doon. Malay natin, baka ang layo, no? San Miguel. San Miguel nga ba? San Miguel, Bulacan. Palagay ko ang daming sasama na magpunta doon. At ipag-pray natin. Ang LCC, ang mission team, lubos na nagagalak doon sa magandang development at pagbubukas ng God sa isipan natin regarding mission. Hindi ito basta lamang na programa na kinakailangan tayong tumugon doon sa programa ng national, kundi maging burden natin ng bawat isa yung panawagan sa mga hinirang na abutin ang mga taong walang pagkakilala sa ating Panginoong Hesukristo. Hindi kaya isa ka doon sa tinatawag ng God bilang isang hinirang na makapag-share ng gospel sa mga wala pang pagkakilala sa atin ng Panginoon. Ganito po ang mga talataan na mga ang panawagan sa mga hinirang. Ito po ang panawagan ng Diyos sa kanyang mga hinirang. Ano-ano po ang mga panawagang ito? Number 1, sa verse 19, sinabi niya sa kanila, sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mamamalakaya ng mga tao. Number 1, kinakailangan tayo'y maging tagasunod ni Kristo. Ang panawagan ng Diyos sa kanyang mga hinirang, ikaw at ako, maging tagasunod ng ating Panginoong Hesukristo. Ang pagsunod, next slide, ang pagsunod kay Kristo ay nangangahulugan na, masyadong maliit po, pasensya na, nangangahulugan na ginagawa natin siyang Panginoon ng ating buhay sa bawat araw. Hindi lamang isang beses sa loob ng isang linggo, hindi lamang every Sunday na ginagawa nating Panginoon ang Diyos ng ating buhay. Dahil nandito tayo ng Sunday, ginagawa natin siyang Panginoon at paglabas natin, hindi na natin ginagawa. Hindi po iyon. Ang pagsunod kay Kristo, nangangahulugan na ginagawa natin siyang Panginoon ng ating buhay sa bawat araw. Hinahanap ang kanyang mga pangako at inaangkin ang mga ito. E paano po natin gagawin yun? Gawin po natin ito sa pamamagitan ng malayang pag-aaral ng kanyang mga salita. Ano pa po ang sinasabi? Hinahanap ang kanyang mga utos at sinusunod ang mga ito. Mga kapatid, bawat araw ng pagbubulay-bulay natin ng kanyang mga salita, meron niyang itinuturo sa atin . Pero paano at ano ang magiging response po natin samantalang pinagbubulay-bulayan natin ang kanyang mga salita? O
para bang nagbabasa lamang tayo ng banal na kasulatan, matapos nating mabasa, madaanan ang salita na yon, walang sense sa buhay natin ang kanyang mga salita. Ang sabi diyan, hanapin po natin ang kanyang mga utos at sundin ang mga ito. At iniaalay ang ating sarili bilang mga buhay na sakripisyo para sa kanya. Ang pagsunod sa atin pong Panginoong Hesukristo, kalakip po nito ang sakripisyo para sa Panginoon. Hindi yan para kay Pastor, hindi yan para kay Jack, sa leaders natin ng church, hindi po yan para sa kanila. Kaya po natin ginagawa ang pagsunod sa ating Panginoong Hesukristo, ito ay bilang buhay na sakripisyo sa atin ng Panginoong Hesukristo. Sina Pedro, sina Andres, ibinigay po nila ang kanila pong buhay sa atin ng Panginoon. Ang ilan po sa mga talata, Matthew chapter 10 verse 38, sabi po diyan, ang hindi nagpapasa ng kanyang krus at sumusunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Kung nais mo na maging karapat-dapat sa ating Panginoon, kasama ang pagsunod. 92 times in the Gospels, binanggit po ang salitang follow. Mula lamang po yan sa Ebanghelyo. 92 times. Ang translation po ay New King James Version. Yung salitang follow, ilang beses na binanggit, napakamahalaga nito. Sa buhay ng mga hinirang, paulit-ulit po na binanggit ang bagay na ito, ang salitang ito, sapagkat meron siyang nais na ibigay na aral sa bawat isa sa atin. Sa aklat po ng Matthew chapter 19 verse 21, ang sabi niya sa rich young ruler, kung ibig mong maging ganap, humayo ka, ipagbili mo ang iyong ari-arian at ipamahagi mo sa mga dukha ang pinagbilhan. Kapag ginawa mo iyan, magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, bumalik ka at sumunod sa akin, sagot ni Jesus. E kung wala namang deal sa iyo ang God na ipagbili ang iyong ari-arian, bakit mo ipagbibili? Ito pong kausap ng ating Panginoong Jesus, yung rich young ruler. Kung ibig mong maging ganap, ang yamang-yaman ng binatang ito, ang yaman ng taong ito, pero wala po siyang personal na relasyon sa ating pong Panginoon. Si Levi, ang tax collector, sinabi ng Panginoong Jesus sa Lucas chapter 5 verse 27, two words lang po, follow me. Si Levi, in-evangelize o binahaginan ng ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Sa John chapter 10 verse 27, ang sabi doon, nakikinig sa akin ang aking mga tupa, nakikilala ko sila, at sumusunod sila sa akin. Sumusunod sila sa akin. Ang tunay na tupa ng ating Panginoong Hesukristo, sabi diyan, marunong makinig. Nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Nakikilala ko sila. Kilala tayo ng ating Panginoong Hesukristo. At sumusunod sila sa akin. Ang mga tinawag ng Diyos, ang tunay na tupa ng atin pong Panginoon, nakikinig sa ating Diyos, kilala tayo ng ating Diyos, at tayo ay sumusunod sa Kanya. Mga kapatid, ang nais ng Diyos, ang panawagan ng Diyos sa Kanyang mga hinirang, maging tunay na tagasunod ng ating Panginoong Hesukristo. Pangalawang bagay, ang panawagan ng Diyos sa Kanyang mga hinirang, kinakailangang tayo'y maging katulad
ni Kristo. Kinakailangan tayo'y maging katulad ni Kristo. Mark chapter 1 verse 17, I will make and I will make you. Ang salitang I will make you to become, as we follow Christ, He makes us to become. Yamang tayo ay sumusunod sa ating Panginoong Hesukristo, inaasahan niya na nagiging katulad din natin o nagiging katulad tayo, paano ba? Tinutularan natin ang ating Panginoong Hesukristo. Wala naman tayong ibang dapat na tularan kundi ang atin pong Panginoong Hesukristo. Wag na wag niyo pong tutularan ang mga leaders ng ating pong church. Pastor, bakit hindi dapat? Sapagkat ang leaders ng ating pong church, pwede silang bumagsak sa kanilang pananampalataya. Efeso chapter 5 verse 1, imitate Christ. Tayo bilang mga mananampalataya, isa lamang ang dapat nating tularan, si Kristo Jesus na ating Panginoon. Kung tutularan po natin ang leaders ng church, how if nagkaroon sila ng failure? Yung iniidolo natin, yung gusto nating tularan, nagkaroon ng failure, baka hindi natin matagalan tayo man dahil ina-idolize natin sila or wag yung term na yon, hinahangaan, parang ganun din yun eh. yung leaders na yon, tinitignan natin na isa silang huwaran, inspirasyon, parang ano eh, no? Parang artista eh, parang artistahin lang eh. Hindi po, doon sa kalagayan na yon, we must imitate Christ. Opo, mayroong ano, maaring sa atin, nakapagbibigay sila ng ano, ng inspirasyon talaga. Pero higit sa lahat, kuwanin nating inspirasyon, kuwanin nating o tularan natin, walang iba kundi ang atin ng Panginoong Hesukristo. Wala nang iba pa. Kung pangunahin natin ang mga leaders natin ng church, tinutularan natin sila, wag po doon. Wag sila. Kundi ang ating pong Panginoong Hesukristo. Nais ni Kristo, next slide, na tayo ay lumago, umunlad, upang maging mabisang kinatawan ng kanyang sarili. Kagabi po, yung atin pong pinag-aralan, isa doon sa nabanggit, hindi maganda, inillustrate ng ating kapatid ni Ma'am G, hindi maganda na ang sanggol, ang edad, yung edad ni Miko at his age ay nagbabattle pa siya, battle feeding. Para si Bonjing. O kaya susubuan pa siya. Pero ewan ko lang, maliban kung may sakit. Pero karamihan, ang mga may sakit, kaya nilang, kahit na may sakit sila, kaya nilang kumain. Pwede silang dulutan ng pagkain, pero sila yung nagsusubo para sa kanilang pagkain. Kung ikaw, after 5 years na mananampalataya, laging ikaw at ikaw pa rin ang siyang inaasikaso. Ang sabi diyan, huwag niyo po ang ma-misinterpret. Di ba napakasarap na makita after 5 years? Yung literal na mga anak natin, after 5 years, merong development na nangyayari sa kanya. Spiritually speaking, after 5 years na ikaw ay mananampalataya, meron bang development na nagaganap sa buhay po natin? Ang sabi diyan, muli ko pong babasahin, nais ni Kristo na tayo ay lumago. Eh yung ilan nga po sa atin na baguhang
mga 5-6 months na nakakadalo. Sinisikap nila sa tulong at biyaya ng ating Panginoon, unti-unting lumalago, unti-unting umuunlad, sapagkat meron silang goal sa kanilang buhay espiritual. Ayaw nila na manatili na ito lamang ang kanilang pagkakilala sa ating Panginoong Hesukristo. Gusto nilang umunlad. Ang panawagan ng Diyos sa bawat isa po sa atin, maging katulad ni Kristo sa pag-iebanghelyo, sa pagtuturo, sa pangangaral ng salita ng Diyos, hindi po nanatili na meron lamang kaalaman, kundi nagiging bahagi sila para maibahagi ang kaalaman na meron sila. Nais ni Kristo na tayo ay lumago, umunlad, upang maging mabisang kinatawan ng kanyang sarili. Pinag-aralan natin noong mga nakaraan ang mga mananampalataya. We are ambassadors of Christ. Bilang ambassadors of Christ, paano po natin pinangangalagaan si Kristo na siyang nananahan sa bawat isa sa atin? Tularan si Kristo. Tularan si Kristo sa lahat ng mga bagay na ang dami naman yun eh. Ang laking pakinabang sa buhay natin, mga kapatid. And number 3, kinakailangan tayo maging mamamalakaya para kay Kristo. Ang trabaho ng pagmimisyon, ang trabaho ng paglalapit ng kaluluwa sa atin pong kapwa, trabaho ng Holy Spirit. Kinakausap yung mga pitri po natin through days and nights of prayer. Nakilusin sila ng ating Panginoon. Mga kapatid, sa sarili nating kakayanan, hindi talaga natin kaya. Kailangan natin ang divine intervention na kumilos sa mga tao na siyang mababahaginan ng salita ng Diyos. At hindi po makararating ang salita ng Diyos sa kanila kung hindi ho tayo hahakbang na ibahagi sa kanila ang ebanghelyo. Yung mga naikwento po kanina, hindi po nila malalaman at hindi po sila makapag-hihingi ng prayer request kung walang nagsabi, kung walang nagbahagi kung paano na ang Diyos ay kumilos sa kanilang pamilya. Kaya po, wag na wag tayong mananahimik na may kinalaman sa tunay na layunin ng Diyos sa lahat ng mga tao. Ang pagiging malaya ng lahat ng mga tao, malaya sa tanikala ng kaaway. Kinakailangan tayo maging mamamalakaya para kay Kristo. Ang sabi doon sa talata, I will make you fishers of men. Hindi po ba napakasarap sa atin ang isang pakiramdam na naging instrumento ka ng God para ang isang tao ay makakilala sa Panginoon? Siyempre, nandun na tayo na ang pagkilos ng Holy Spirit sa Kanya, ginising siya, binuksan ang kanyang kaisipan, ang kanyang pagkatao upang makilala si Kristo. At hindi naman po mangyayari iyon kung walang magbabahagi ng ebanghelyo. Roma chapter 10 verse 17. Wala pong pagkakilala sa ating Panginoong Hesukristo ang isang tao kung wala pong magbabahagi sa kanila. At sino ang magbabahagi? Wala pong ibang magbabahagi ng ebanghelyo, kundi ang kanyang mga tinawag. Panawagan ng Diyos sa kanyang mga hinirang. Una, kinakailangang
ang bawat isa sa atin maging tagasunod ni Kristo. Pangalawa, kinakailangan tayo'y maging katulad ni Kristo. At ikatlo, kinakailangan tayo'y maging mamamalakaya ni Kristo para kay Kristo. Ginagawa po natin ang pag-eebanghelyo hindi para sa self-glorification, hindi para ang iglesyang ito ay makilala, kundi para maitaas ang pangalan ng atin pong Panginoong Hesukristo. Hindi po ba? Libo-libong mga anghel ang siyang nagtitipon at lubos na nagagalak kung mayroong isang kaluluwa na magbabalik loob sa Diyos. Sa bawat araw ng ating pong buhay ng mga pananalangin, sa ating pong challenge, hilingin sa Diyos, hilingin ng bawat isa, hilingin natin sa Diyos na bigyan tayo ng pasanin para sa bilang ng mga tao na kailangang maligtas at simulan ang pagdarasal para sa kanila. Yung 21 days po natin, nasimulan na po natin noong February 27, yung bawat gabi ng mga pananalangin para sa prayer of three po natin, kilusin ng Diyos ang kanilang buong pagkatao, buksan ng Diyos ang kanilang spiritual eyes upang makilala ang ating Panginoong Hesukristo. Hindi nyo po ba napapansin sa inyong sarili sa bawat gabi, sa bawat araw ng ating pong buhay ay ipinapasan ng Diyos ang isang pasanin na idalangin ang taong ito para makakilala sa ating Panginoong Hesukristo? Unti-unti na nagkakaroon ng pasanin ang bawat isa sa atin na maibahagi si Kristo sa kanila at sila man ay makakilala sa ating Panginoong Hesukristo. Isinilid ng Diyos ang mga taong iyan sapagkat iyan ang iyong accountability para sa Kanya. Maging responsable kang mananampalataya para sa Kanya. Huwag mong tigilan na ilapit sila sa ating Panginoon hanggang sa sila ay tawagin ng Diyos bilang mananampalataya. Sila ang ibinigay ng Diyos sa iyo, maaring iyan ang iyong pasanin para sila ay makakilala. Hindi lamang basta makakilala, kundi lumago, umunlad sa pagkakilala sa ating Panginoong Hesukristo at makasama sila sa kalipunan ng mga mananampalataya na sumasamba sa Diyos na buhay. Mga kapatid, sa paghiling po natin sa atin ng Panginoon, ang pasanin sa mga taong ito, ano ang iyong magiging tugon? Hahayaan mo na lamang ba na pray, pero wala tayong aksyon na ginagawa para sa kanila? As we pray for them, we must act. Na ibahagi sa kanila ang ebanghelyo. Kung tayo po ay gagawa ng aksyon sa tulong ng Panginoon, ini-involve po natin ang ating sarili maging bahagi ng pag-eebanghelyo. Sabi nga kagabi, kung walang aksyon, walang activation ng ipinagagawa sa atin ng Panginoon. Ikaw, ako, nananawagan ang Diyos para sa Kanyang mga hinirang upang gawin ang pag-eebanghelyo. Sabi kagabi, kukunin ko uli, are you ready to involve in the ministry? Are we ready
kung hindi pa tayo ready, pag-pray natin. O matagal na tayo doon sa prayer na yon, ang iniintay na lang ng Diyos, yung action natin. Gawin natin. Marami ng panalangin ang ginagawa. Umaksyon tayo. Are we ready to act doon sa calling ng God? Father God, salamat sa iyong mga salita na amin pong pinagbulay-bulayan. Hiniling po namin sa iyo, Ama, patuloy kang kumausap sa bawat individual. At higit sa lahat, yung aksyon, gawin namin ang bagay na ito na napararangalan ang iyo pong pangalan. At gagawin namin ito hindi dahil may programa, kundi nais po naming maging bahagi ng pagsunod doon sa ipinagagawa mo, O Panginoon. At inaasahan po namin na malayang pagkilos mo, magiging instrumento ang mga hinirang mo, O Panginoon. Sa iyo po namin binabalik ang lahat ng papuri, pasasalamat sa tanging pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Okay. Kung meron po kayong take away ngayon pong gabi, pasensya na po sa mga naka-online, hindi po kayo makapagsasalita. Nasa on-site lamang po ang ating pong bibigyan ng pagkakataon. Mabilis po kayong tumayo at inyo pong kunin ang microphone para po maibahagi ano ang impact ng mensahe ngayong gabi para sa iyo. Ano ang iyong natutunan? Ano ang nais mong gawin kung meron man after mong marinig ang mensaheng ito? Sige po, tayo na po kayo kung meron po kayong take away ngayong pong gabi. Hello. Yan. Kakanta po talaga ako, hindi ako ayan. Hindi ho, praise God po sa gabing ito. Ang share ko lang po, actually, yung very first time nga po ito, bilang panawagan nga po sa mga hinirang, napatid ko sa Panginoon na tinawag niya talaga ako dahil unti-unti binago niya yung buhay ko. So, yun nga po, just short lang po, nung mga panahon nga na naumpisahan ko yung pagsimba para papurihan ng Panginoon, noon talaga hindi ko kaya, na parang tinatamad ako, na ayaw ko, lagi ako, bagamat nasa likod ako noon talaga, hanggang ngayon nasa likod pa rin ako minsan, pero nakikita yung changes po sa buhay ko, at ako po mismo nakikita ko rin yung progress, ika nga. Noon talagang nahihiya talaga ako na sabi ko nga, bakit ba kailangan ko pang sumayaw, kailangan ko pang kumanta, kasi iba yung kinalakihan ko sa pero yung panawagan ng Panginoon sa akin, sabi nga niya, at nasa Bible din naman po, pag nung nabasa ko po siya, talagang kailangan natin papurihan, awitan sa mamamagitan ng pagsayaw natin. So, nandun po talaga na hindi siya basta-basta lang na ginagawa natin yon. Isang part po yun ng pagpapuri sa Panginoon. At bilang tagasunod nga po niya, sa mga panahong yon na nalangin ako sa Panginoon, sabi ko, Lord, ano po ba ang gusto niyo sa buhay ko? Parang noon, ayaw ko talaga yung kahit yung 90 days challenge, tinanggihan ko po yun verse yung pinakaumpisa, kasi sabi ko, kaya ko ba? Baka naman hindi ko kaya, kasi yung commitment nung kailangan mo patuluyan, 90 days challenge. Hindi ko po talaga tinanggap yung, kasi alam ko sa sarili ko na hindi ko kakayanin. But then again, naging challenge po sa sarili ko na why not to try first, una verse lang. So praise God, nakapag-reflect po ako doon sa mga verses na yon. And then nanalangin ako kay God, sabi ko, Lord, give me the commitment na makapagpatuloy. And praise God, binigyan niyo po ako ng wisdom na makapag-proceed dun sa mga pag-aaral
na binigay niya sa, mahalaga nga po yung banal na kasulatan, no, sinasabi ko, alam ko na yan eh, hindi ko na kailangan pag-aralan yan, pero hindi po, maraming bagay tayo talagang matututunan sa kanya. Yung akala kong alam ko na, binabali niya. Yung akala kong tama, eh hindi pala. So napakalaking challenge po bilang tagusunod ni Kristo na natularan talaga siya. Yun po yung commitment kasi na ibigay na po niya sa akin. So, yung consistency naman po, kung paano kung may pagpapatuloy yon. Sabi nga, yung lifestyle, yung habit na. And praise God po, nung nagawa ko po yan, sabi ko, ibahagi ko naman. Noon, nagda-doubt po ako, kaya ko bang ibahagi yung, kahit sa social media, noon ayaw ko talaga, sinasarili ko lang. Sabi ko, ako na lang muna, baka hindi kasi tama yung maibigay ko sa mga tao. And praise God po na unti-unti, nung naging confident na ako, na sa mga discipleship program din po naman, eh, na-develop yung pag-journal, pagkakaroon ng outline. And then, sabi ko, pwede ko naman sakaling ibahagi ito through social media. Sabi ko, nung time na yon, then tinry ko po siya. May mga nagre-react po, pero hindi po ako dun. Kasi sa, kung likes at likes lang naman po yung pagbabasehan ko kung bakit ko sineshare yon, eh baka matagal na akong tumigil. Sabi ko, wala naman masyado nagla-likes. Hindi po ako sa likes. Gusto ko po in a way, kasi yung channel na yon ay maging blessing sa kanila. And truly enough, nagpupuri ako sa Panginoon dahil may mga tao na nagchat-chat sa akin paminsan na thank you for your journal, lalo na po yung naging kasama ko sa trabaho din na nag-journal din po siya, naging sang ano niya, parang reference niya yung pinag-outline ko. Sabi ko, may natutulungan pala naman ako kahit papaano, may nabubuksan din pala ng kamalayan sa bawat isa na nagbabasa noon. And yun nga po, ngayon ang pinagpe-pray ko talaga is kagawa po din nga ng schedule is somehow makahikayat naman ako ngayon. So yung level up na ikaw naman mismo sa sarili mo, makapagbahagi ka one-on-one. Hindi po kasi enough lang yung pagpo-post ko talaga sa social media. Isa lang yung kaparaanan. Pero yung one-on-one na ikaw mismo yung mag-handle sa tao at ilalapit mo sa Panginoon, isa po yun sa pinakamahalagang inaasam ko ngayon na ipinapanalangin sa Panginoon na sana matupad sooner or later po. Yun po. Praise God po. Salamat po sa Panginoon. Okay, wala na po. Nahiya po kayo. Okay. Tunay po na encouragement sa bawat isa po sa atin ang atin nung kapatid. At isa lamang siya doon sa mga kapatiran na nagbibigay ng encouragement through posting doon sa FB. At ang atin pong susunod na gagawin ay ano nga ba? Mag-close po tayo and then sa prayer and then after po noon ay mag-group tayo. I-off na natin yung live. Group tayo after ng closing prayer. Tayo po lahat ay tumayo. Tayo po ay magwakas sa panalangin. Father God, lubos kami na nagpapasalamat sa iyo pong pangunguna, sa amin pong pagbubulay-bulay ng iyong mga salita. Ang unang gabi ng Nights of Fire po, Panginoon, na asahan po namin, O Diyos, na patuloy mo kaming kinakausap sa kaparaanan na nais mo, O Panginoon, para mabigyan namin ng kalwalhatian ng iyo pong pangalan at ang mga bagay na dapat po namin na gawin, O Panginoon. Father God, dinadalangin po namin sa iyo ang mga kapatiran na nasa kanikanila pong tahanan at sumabay sa amin pong Nights of Fire, O Panginoon. Patuloy ka, O Diyos, na gumawa sa kanila pong buhay, sa kaparaanan na nais mo, O Panginoon. Lord, nagpapasalamat po kami sa isang pribilehiyo na maibahagi ang Ebanghelyo o makilala ka, O Diyos, ng mga tao, ang mga kapatiran, sa mga pagkukwento nila, kung paano sila ay kinilos ng Panginoon, pinagaling, O Panginoon, doon sa ganoong kalagayan, ang kanilang mga tao na napagkukwentuhan, O Panginoon, ay naa-amaze doon sa
pagkilos na ginagawa mo sa kanila, O Panginoon. Father God, meron pong isang prayer request na nagmumula sa magulang ng isang doktor, O Panginoon. Ang kanya pong karamdaman ng mother na yun, O Panginoon, Lord, nais po namin, Ama, na hilingin, Panginoon, sa iyo ang kagalingan na nagmumula sa iyo, O Panginoon. Si Mrs. Amalinda Pascual, tulungan mo po na ang kanyang physical na pangangatawan ay makaranas ng kagalingan na nagmumula, Panginoon, sa iyo. Sama-sama namin, Panginoon, na idudulog ito, Panginoon, sa iyo, ayon sa iyo pong kalooban, mangyari at kumilos ka ng great miracles sa kanya pong lupang katawan, O Panginoon. Father God, hiniling din namin sa iyo ang mga pitri po namin, ang kanilang paglaya sa lumang pagkatao, ang kanilang paglaya sa gawang kaaway, O Panginoon, sa kanila pong buhay. Hiniling po namin sa iyo, Ama, na kayo po ang siyang kumilos sa kanila pong buhay, O Panginoon. At inaasahan po namin, Panginoon, this coming Sunday, ang harvest event, O Panginoon, o yung pag-i-invite po namin sa mga pitri po namin, samahan mo ang bawat isa na makarating sila sa iglesyang ito, O Panginoon. Upang lubusan ka pa nila, Panginoon, na makilala sa pamamagitan ng pag-aaral ng iyong mga salita. Salamat sa mga kapatiran, nakapiling po namin ngayon, on-site man or online. Inaasahan po namin ang patuloy na pag-iingat mo, Panginoon, sa kanila pong pag-uwi, O Panginoon. Lord, sa iyo po namin pinagkakatiwala ang lahat ng ito sa pangalan ng Panginoong Hesus. Ito po ang aming panalangin. Amen. Amen. God bless po sa bawat isa sa atin. Ang mga narinito po ay saglit na groupings para po sa prayer.